guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magte-try tayo ng bagong product. Ang aking huling video na itatry ko dapat noon, kaso hindi pa nga dumating, which is the BLK. Ayan. BLK Daydream Airy Sunscreen. If you wanna know what are my thoughts about the product, please keep on watching. Let's start! I'm very excited. Nakaayos ng aking hair, naka-prep ng aking skin, and I'm very excited to put this on my face. But first, let's read the claims sa kanilang Lazada app. It has SPF 50 with UVA and UVB protection. It has PA++++, tatlong plus. And ayun guys, actually nagulat ako sa SPF 50 kasi nga guys, normally yung linalabas ni BLK na SPF lang sa kanilang mga products ay SPF 30 lang yung pinakamataas. So it's their first time I think to release a product na may SPF 50. So it has a nice amount of SPF and it's very very nice for everyday use if magustuhan natin yung, alam mo yon, yung itsura niya sa face. Formulated with zinc oxide to soothe the skin and minimize inflammation and improve skin healing against acne. Nice. Can be used alone or under makeup as a primer. So, siguro si sheer yung tinutukoy nila dun na can be used as a primer. And also, fragrance-free, non-comedogenic, safe for all skin types, including sensitive skin. So, I'm very excited kasi guys, ako feeling ko sensitive skin ako ngayon. Lalo na, diba, ang dami nating mga trinay na makeup. Past few vlogs, ang dami kong trinay. And ayan guys, nagbe-breakout talaga ako ngayon. But it's okay. Okay lang yan. Normal lang yan guys. Hindi naman ako mapipigilan yan para mag-try ulit ng mga bagong product ulit. So, eto guys, nandito na naman ako. Mag-try na naman tayo. Kasi, gagaling din niya. Actually, gumagaling na siya, guys. Dito nga lang eh. I don't know if this is maskne or anything. Pero, ayan siya, guys. Eto, scars na lang talaga to. Makati yung kamay ko. Minsan, nakukot-kot ko talaga. Pero, ayan, guys. Na-prep ko na yung skin ko. By the way pala, guys, this is 449 pesos. And I only got this for 425 pesos dahil sa 996. Yung sale nila ongoing pa din. Naka-off pa din siya. 425 pesos pa rin siya. And nung kinuha ko ng dalawa, meron pa akong free na lip tint. Ayun nga guys, kaya nag-aantay talaga ako ng mga sale bago ako kumuha, di ba? Very nice packaging. Ang ganda ng packaging niya. Very BLK talaga yung itsura niya. It's a squeezy tube and a pump. Perfect combination guys kasi yung pump, pinapadali niyang ilabas yung product and then kaya mo siyang ubusin talaga. Kaya mong, alam mo yon, talagang sulitin yung product sa loob nito. Nag-iisip ako kasi naisip ko, what if kaya ilagay ko sa kabila yung sheer and sa kabila yung my tint. But then, my skin and guys, my face is super uneven ngayon. Ang dami kong breakouts dito. Dito wala gaano. So parang it's not fair. So ako, gagamitin ko na lang si sheer as my primer and then papatungan natin siya ng tinted sunscreen. Ayan siya guys. Oh! Nasa watery texture siya. Hmm. Galing lang kasi ang taas ng SPF niya, pero parang ang lightweight lang niya pag linagay mo dito. Like ang bilis ikalat, di ba? Usually kapag ka mas mataas yung SPF ng product, medyo mas makapal siya and medyo mas malagkit siya sa face. But this one, since it's watery, feeling ko very lightweight siya. So ngayon guys, lalagay na natin siya sa buong mukha natin. Marami talaga akong maglagay ng sunblock sa face, lalo na kapag alam ko na meron akong pupuntahan or lalabas ako. So, ayun guys, nilagay ko na siya. So, wala tayong i-expect sa kanya, wala ko tayong i-expect na tint, wala siyang mako-cover and anything. Sheer on my face and wala naman talaga siyang na-add na kahit na konting coverage sa face. Kasi nga, sheer siya guys, ayan siya. So, ang napansin ko lang sa kanya is, ayan, medyo mas naging parang glossy yung aking face. Medyo mas illuminated siya, medyo mas makinang-kinang. Yung right amount of kinang lang naman. Actually, yung feeling sa kanya, pagkalagay ko siya sa face, very watery lang siya. But then, as you spread it all over your face, medyo may mararamdaman ka ng konting lagkit. Ayan guys, medyo malagkit siya but it's not uncomfortable. As in, okay lang siya na lagkit. Pero diba nasabi nila na you can use this one as a primer. So feeling ko, oo nga, pwede siyang maging primer talaga kasi diba, the more tacky your primer is, mas kakapit dun yung foundation. So, I think, oo, pwede siyang gamiting primer. And at the same time, may SPF 50 siya. Sabi dito, no white cast. So ako guys, medyo, i-check natin yon. Kasi nga guys, kung no white cast to, plus it has SPF 50, this is a win-win primer talaga, as in. So, check natin yan later. So, let's move on sa tinted naman. So, ito guys. So,
maglalagay muna ako siguro dito. Dami niyan, guys, pero tingnan natin kung kaya niyang, alam mo yon, ma-even out man lang yung skin. Kamay pa lang gagamitin ko, guys, kasi nga, ganun lang ako gumamit ng tinted sunscreen, kamay lang. Uy, ayan siya, guys. The shade is okay lang. Papantayan later kasi nga pag nag-oxidize tayo. One layer on this side of the skin and then ito wala. Guys, parang ang ganda niya. For a tinted sunscreen na natakpan niya yung ganong kakapal na marks, feeling ko okay na okay siya. So, ayan siya, guys. It's not heavy. It's very lightweight. At first, you can feel the tackiness. But now, since nagda-dry na siya, ayan, guys, parang okay na siya. This is a matte finish daw. Kasi 'di ba ang kapal nung talaga nung aking marks sa face, pero kahit papaano na lighten niya and hindi na siya yung super talagang intense na, alam mo 'yun. Ang ganda niya in fairness. So wait, let's try it on this side of the face. So ito yung meron and ito yung wala. Makikita niyo talaga yung difference ng aking face dito and dito. Ito yung nalagyan and ito yung hindi nalagyan. So, ayan, guys. Lalapit lang ako. Ayan, guys. Can you see the difference of my eye bags? As in, ang dark dito, diba? And, ayan, napaputi na talaga dito. And very matte yung sinasabi nila. But I think because of the sheer tint, kasi nga parang nakapagpa-add siya ng glow, normal glow lang naman, subtle glow. Ayan, guys. Parang ang ganda din ng combo nilang dalawa. So, ayan. Sige, let's move on muna on the other side. Parang mas bet ko siya kaysa yung foundation nila. Kasi, wait lang guys ha. By the way, yung kanilang foundation, nandito siya sa makeup kit ko. Ito, I'm using this every day kasi nga, sabi ko sa inyo, diba, para sa foundation, very light lang yung kanyang coverage. Pero alam mo yon, siguro sa foundation, naghahanap tayo naman. Ang dami kong inemerot dito guys. Pero, since nagbe-breakout ako guys, trinay ko lang siyang gamitin ulit. Kasi nga, parang, alam mo yun, sayang. Iilang ako minsan sa scars ko, so gumagamit ako ng foundation. And ito yung ginagamit ko. But then, ang ganda din ng coverage nito. Pero parang mas maganda pa yung coverage ni tinted sunscreen nila. So, wow. Kasi I'm using this almost everyday now. Kasi nga, ayun nga, meron ako mga breakouts ngayon. And it's very lightweight nga. Parang walang nakasuot. Parang ganun yung ano nito. Parang hindi siya foundation. It's a lightweight foundation. Yung coverage ng tinted sunscreen, parang mas maganda pa siya and parang mas bet ko siya. Let's see nga kung matakpan niya yung aking mga scars na yan. So, gagamitin ko siyang parang spot concealer. Ayan. So, let's see. So, medyo natatakpan din naman niya, pero hindi na talaga yung talagang totally mabubura like mga pwede mong gawin sa concealer. Pero guys, comparing kanina, parang hindi na intense talaga yung aking face. Ganda! Ang ganda niya, in fairness. Ayan guys, parang hindi na yung sobrang intense yung pimples ko dito sa kabila, yung scarring ko dito sa kabila. And also here, since wala akong masyadong marks and wala akong masyadong pimples dyan, it's very, very nice. I like the consistency, I like the tsura. Ang ganda! First impression and everything, ang ganda niya. So, sige, let's move on. I will just finish the rest of the face. Balik ako pag magbablush on na tayo. So, dami kong kinuha dun sa strokes na face flash. So, this is a face illuminating balm. So, meron sila nung parang medyo may shimmer and meron sila nung walang shimmer. Yung parang medyo matte finish lang siya. Lalagay ko siya sa aking kamay. Ang dami na naman. Smile! Guys! Pabebe lang. Ayan siya. Ang ganda niya. Ang ganda niya pag linagay sa face. Like, ang bilis lang niyang ilagay. Putok. Blush on. Gusto mo yan? Putok na putok. Ganyan. Kung ano yung naiiwan sa aking kamay, yun na yung nilalagay ko.
nakaka-fresh lang and ang ganda niya. Parang alam mo yon, mamula-mula ka lang and something. Ganyan yung mga pink na gusto ko, guys. So this is, by the way, in the shade Risk. Risk ba to? R-I-S-Q-U-E. So, ayan, guys. Basta ayan siya and ang ganda niya. Bibili lang naman ako ng dumbbells para dun sa aking rebel na class. Kaso, ayan guys, napaarte na naman si Vox. I'll be using some shimmer for my eyes. So, I'm going to use sparkling champagne. So, ito guys, para lang medyo glowy-glowy lang yung aking mata. So pretty. Hindi ko lang po nakikita. Pero, ayan siya guys. So, ayan siya guys. So, diba, kita niyo ko yung pagka-natural lang. Natural lang siya na ilalagay mo. Parang magiging glowy lang yung mata mo talaga. Ay, ang ganda. My God, as in, ang ganda. Subtle lang yung parang meron pero wala. Ganun lang yung itsura. Pero, ang ganda niya. So, eto guys. This is my final look. And, ay, ang ganda. Ang ganda. Tignan niyo naman, para ako naka-foundation. As in, yung coverage ni Tinted. Parang mas maganda yung coverage niya sa kanilang linabas na airy foundation. And, ayan guys, closer look. Ayan. Ayan. Ang ganda din ng lapat ng blush on. Hindi pala ako nag-concealer, guys, kasi gusto ko lang makita. Kasi nga, parang nagagandahan na ako sa coverage. And, girl, yung lakad ko dyan lang. Kukuha lang ko ng ano, mga vitamins, ganyan. And, ayan, guys, kung makikita nyo, ang ganda talaga nung coverage. Yung aking noo, meron din namang marks dyan. Yung marks ko dito, hindi na siya sobrang halata. And, girl, ang ganda niya talaga. Tingnan nyo naman yung side ko dito, guys, kung saan konti lang yung aking scars. Dito nga lang sa baba, eh, kung tinakpan mo yan, ang ganda-ganda na niya. Para akong naka-foundation. So, super closer yung aking peg sa camera. Ayan. Para makita nyo lang, guys, na yung lapat din niya sa skin, hindi siya yung super heavy. Coverage itself, it's really, really nice. As in, makatulong pa yung pagiging tacky niya. Ni sheer as a primer, kasi nga, guys, ang ganda nung lapat nung blush on. Ang ganda nung, alam mo yon. Pati, guys, hindi nyo makita yun sa eyes ko, pero alam nyo, bet na bet ko yung, wait lang. Kita nyo ba? Wait lang. Kita ba pag ganyan? Pero hindi nyo makita yung sa eyes ko. Pero ang ganda nung strokes. Oh my God. As in, ang ganda niya. Very Korean peg. Alam mo yung, di ba mahilig sila sa may shimmer lang? And gusto ko nga siya ilagay sa baba. Kaso, ano girl, saan kapunta? Skin tint na bigla ako. Kasi, actually, sabi ko, ala, sobrang sheer na nung kanilang foundation. Gaano pa kaya ka-sheer yung kanilang tinted sunscreen? Color niya kasi iisa lang, mga ganyan. And ang puti-puti ni Miss Anne, which is the owner of the... Alam mo yon? Hindi natin sure kasi syempre, ang ganda niya talaga. Plus, pag i-feel mo siyang ganyan, hindi na siya tacky. Although, nag-setting spray ako, nag-powder ako. Powder ko guys, super ano lang, super lightweight lang. Si Easy & Co lang yung ginamit ko. Tignan ko kung mag-oil up ako. Yung lakad ko naman ngayon is maglalakad ako. Bumabawi si BLK. Ang ganda in fairness. I'll check back with you later and ayun. Hi guys! So, I am back. Naka-uwi na ako. And kakatapos kong mag-lunch. So, ito na yung aking face. No retouch, no blotting, no everything. Kasi naka-mask ako all throughout nung lumabas ako. And also, saka lang ako nagtanggal nung kumain na ako ng lunch. And, ayan na siya guys. Wait lang. Mag-ano lang ako. Mag-lip tint lang ako. Kasi nawala na yun kumain ako. So, ayan. Yung ginagamit ko palang lip tint is si BLK din. So, ayan, paubos na siya. Kasi favorite ko siya ngayon. As in, everyday ko siyang ginagamit. And siya, paubos na siya. And BLK Gloss Gel Tint in Golden Hours. Halika kayo, lapit kayo sa akin. Ayan. Start ako mag-makeup kanina is 8:30 a.m. And now, it's already 1:41 p.m. So, almost 5 hours naman siyang nasa face natin. Actually, pawis na pawis ako. Kasi sobrang init today. As in, sobrang init talaga. Sobrang pinagpapawisan ako. So, update on the face is, my gosh, ang ganda niya. As in, for a tinted sunscreen, ang ganda niya talaga. As in, ayan, kita niyo ba yung aking, wait lang, pagod talaga ako, guys. Blush on, nandyan pa rin siya, guys. Di kasi ako nag-bronzer kanina, pero ayan, nandyan pa rin yung blush on ko. Very, very natural na siya. And,
hindi pa rin sobrang kasing dark nung nagsimula ako mag-makeup yung aking ditong side. And also on this side, it's very perfect. Very, alam mo yun. Although, syempre, meron na akong oiliness. Titingin lang ako sa salamin kasi mas kabisado ko yung mukha ko talaga sa salamin kaysa dito. Minsan nagpapanggap to eh. Pero, ayan guys, ang presentable pa rin ako. Hindi pa rin ako, alam mo yun, sobrang parang naka-foundation. Mas maganda talaga yung coverage niya kaysa yung linabas sila na foundation na yung Daydream Collection na foundation. Mas gusto ko yung coverage nito guys kasi kahit na ganyan, parang presentable pa rin siya and alam mo yun, naman ako naglagay ng concealer. But for the rest of the face, yung itsura niya, approve siya sa akin and mas maganda siya kaysa dun sa foundation for me. Mas prefer ko siya. Try to blot pero tissue paper lang yung gagamitin ko kasi hindi ako nag-blot kanina. Hindi rin ako nag-powder kasi kasama ko lang naman si mama tapos... walang time. Nagmamadali ako. After din naman nung lakad namin talaga yung mga kailangan ng namin ilakad. Umuwi na kami. Simula nung pandemic, hindi na ako nagre-reapply ng powder. Unless yung powder ko, yung Johnson's Baby Powder. Yun, mag-alcohol ako, tas yun ilalagay ko sa face ko. Pero kapag kadating sa mga, yung powder ko na sila, ECN ko, mga ganyan, hindi ko na siya ginagamit ulit. Kasi nga, lumabas na ako and hindi ko alam if meron ng virus sa aking face or alam mo yun, mayroon ng mga maduduming hangin na napunta sa aking face. Hindi natin makikita kung maraming nalagay sa ano. Pero ayun siya, ito na yung itsura niya and I really, really, really like it. Amount of SPF na mahanap po dito, it's very, very nice. It has a UVA and UVB protection plus PA++++. So it's really, really nice. The ingredients, everything about it is really nice. It's good for sensitive skin, that's what they're claiming. So let's see if mag-breakout pa ako lalo after. But I'm really confident kasi yung... kanila namang Daydream Collection, hindi naman ako nagbe-breakout doon. As in, ang ganda ng combo nilang dalawa. It's very lightweight. Feels nothing. As in, feels nothing talaga. So, ayan. Bumabawi si BLK sa akin. Kasi ewan ko ba, parang... baka marami akong hanash sa kanya. So, ang dami mong reklamo, ate girl. So, eto sa'yo. Ganyan. Ganyan yung effect sa akin itong sunscreen na to. Kasi ang ganda niya, as in... hindi ko siya in-expect na sobrang ganda. Tingnan mo naman, mula akong kaayos-ayos, guys. As in, nagtali lang ako ng hair and then nag-ano. Kasi, alam mo yon, hindi naman sa hindi ako nag-expect ng maganda sa BLK. But, this is also in the line of Daydream Collection. So, I think medyo magkaka, alam mo yon, magkakapareha sila ng mga ingredients, yung mga components, mga ganyan. Very surprised na yung coverage na to, mas magugustuhan ko pa kesa sa coverage na nakukuha ko dun sa foundation. So, voila. Ayan. Plus, gusto ko lang isingit guys kasi I know that this preview is all about the BLK Airy Kineme Root. Pero guys, I have to say na sobrang ganda nung strokes as in. Ewan ko ba pero I have a very good feeling na maganda din talaga to. Kaya kahit na before pa siyang i-rave ng maraming YouTubers, anim na talaga yung kinuha ko guys kasi nga, ewan ko, nakuha ako yung kanilang advertisement, yung mga ganyan, mga posters, mga ganyan. Especially nung shimmering sa eyes, it's almost nothing, pero alam mong may difference. Alam mo yung ganun. Minsan mas gusto ko yung ganun eh, yung parang hahanapin sa mukha mo kung ano ba yung nabago, ano ba yung nadagdag, mga ganyan. And I really, really like it. This one, I truly, truly recommend. Ang ganda niya, as in. Muntik na nating malimutan. I will be showing with you pala a photo that I took ng nakapatay yung ilaw with flash para makita nyo if may flashback. And here, boom! Girl! Wala siyang white cast. And I'm very, very happy. As in, alam mo ba, hindi ko masyadong ilinalagay sa review yung white cast kasi now, prefer ko yung mga product talaga na may SPF, mga ganyan. And automatic, guys, kapag may SPF yan, merong components yan na makakapagbigay talaga sa'yo ng flashback. So, wala akong mga photo test, ganyan. Kasi nga, girl, automatic na yun kapag mataas yung SPF, mga ganyan. But this one kasi claimed that it has no flashback. Perfect. As in, 20 out of 10 recommend this product. So, it's really, really nice. Thank you, BLK. Ay, aray ko. Thank you, BLK. Ang ganda-ganda niya. And alam mo yon, ang happy-happy ko pagka, alam mo yun, nagugustuhan ko yung mga rini-review kong product. I will be ending the vlog here. I really, really like the product that I've used today. BLK Daydream Airy Sunscreen Tinted and
sheer, also the strokes, face flash. So ito guys, I really love all of them and ayun, I'm very happy. Thank you guys for watching. I hope you like this video. If you do, please hit the like button. Also, comment down below if you have any suggestions. Hit the notification bell so that you will be notified every time I upload a new video. And I'll see you soon. Bye! Thank you for watching!